Then again, naisip ko, kung ako ay gumagamit ng mga products na pwede sa face ko, pwede ko rin gamitin sa aking gili-gili. Bakit hindi ko sundan yung routine na ginagawa ko sa face ko? Welcome back. This is Chris. Masaya po ako na nanonood kayo muli na isa sa aking mga videos. And if you're watching this sa aking YouTube channel, please go ahead and subscribe and ring the bell for notifications. Or if in case you're watching this sa aking Facebook page, well, go ahead and follow me para every time may mga uploads ako na ganito, ay notified po kayo. In today's video, ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-paborito kong topic at yun ay ang aking kilikili. Karamihan po sa inyo ay nagtatanong, ano po yung aking current kilikili routine? So yun po ang pag-uusapan natin for today. Pero bago po tayo dumako doon sa topic na yun, ay magbaliktanaw tayo sa kung ano pong itsura ng aking kilikili dati, yung kasagsagan ng kagandahan ko. Talaga naman yun, kasagsagan ng kagandahan ko at kaputian ng kilikili ko, yan po ang itsura ng aking kilikili. Pero dahil po ako po ay nabuntis at ako po ay nanganak at talaga naman pong umitim ng bonggang-bongga na para bang binugahan po ng abo at uling yung aking kilikili na sobrang ang itim-itim na hindi ko na-imagine na kaya niya umitim ng ganyang kaitim. And halos nagpas 2 taon matapos po ako manganak ay eto na nga po ang big reveal. Actually, hindi na siya big reveal kasi if you follow me sa aking mga vlogs ay nakita niyo na po kung ano itsura na aking kilikili. Pero papakita ko na lang din po dito at pasintabi po sa mga kumakain. At sana po ay tayo po magkaroon po ng malawak na pag-unawa pagdating sa mga bagay na kagaya nito. So without further ado, eto na po ang aking kilikilix! So, ayan po. Di ba talagang ang taas na energy ko na sa kilikilix? Okay. So, eto po yung itsura ng aking kilikili ngayon. Kung mapapansin nyo po, medyo may konti pa tayong shadow dito. At talaga naman, napaka kapal po niya. Feeling niya pisingi siya. At saka yung mga linya-linya, may linyang maputi, may linyang maitim. Hindi mo maintindihan. Pero ang laking improvement na po nito. At kagagaling lang po ng aking kilikili sa isang napakabonggang breakout. Maliban dyan, eto naman yung kabila. So, eto po ang itsura niya. At itong dalawang ito, para silang naglalabanan. Kapag maputi yung isa nagmamaitim. Hindi sila sabay pumuputi. Pero ayan po ang itsura ng aking kabilang kilikili. Eto medyo yung fold ay namumuti. At medyo yung mga ganitong part ang medyo may ka-shadow-shadowan. Pero kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, medyo talaga naman, at tanggap ko na po kung anong meron ako, talaga ini-improve ko na lang. At ito yung state na aking kilikili na hindi ako masyadong mahihiya na pumara ng tricycle o kaya pumara ng jeep o diba? Kahit pa paano yung pinasya ganun kaitim kagadati. Pero ayun na nga po, no? Magpatuloy tayo dahil nawawala na naman sa wisyo yung mga pinagsasabi ko. So ito na nga po yung pinunta nyo dito. Mag-disclaimer lang po ako ha, ako po ang aking trabaho allows me to test different products. Para po yan, may iba't iba po akong products na pwede ko pong i-offer sa inyo or i-suggest sa inyo na baka mag-work sa inyo. Having said that, kung pareho po tayo ng skin type, ay malamang mag-work ito sa inyo. Hiyangan lang po ito, so try at your own risk. Okay, so let's start doon sa aking routine at ang unang step ay ang cleansing. Para sa cleansing part ng aking kilikili ay nagiging depende po ito sa step 2 na pag-uusapan natin mamaya, which is yung exfoliation. Pero on a normal day, kapag ako po ay naliligo gamit ang aking paboritong si Safeguard Gentle Micellar na Face and Body Cleanser Berries and Pear na scent, ayan. Ito po ang ginagamit ko sa aking kilikili or kahit anong body wash na I am currently loving, yun din ang ginagamit ko sa aking kilikili. Pero on days na gusto ko pong babaran yung aking kilikili, ang ginagamit ko po ay itong si Bello na Glass Bar. Sobrang love na love ko to. As in, nakikita nyo naman, natuyo na po yung bula kasi ginamit ko siya kanina. Usually, ginagamit ko to kapag medyo may time ako. Pero if I'm in a hurry, kung ano lang yung pinaligo ko, yun lang din ang gagamitin ko pang cleanse sa aking kilikili. Ang maganda dito kay Bello Glass Bar, meron siyang kojic acid at saka tranexamic acid, which are really good pagdating sa pag-address sa discoloration and hyperpigmentation. At pasingit lamang po, depende po kasi kung daytime or nighttime, naks may daytime or nighttime routine ako pagdating sa aking kilikili. Pagdating po sa daytime skincare routine ng aking kilikili, after ko po mag-cleanse, ako po ay gagamit na ng aking deodorant na si Dio Nat. Ito yung gusto ko, yung original na packaging or your original na formulation nila na merong nakataas na kilikili ni Maine Mendoza.
Napansin ko din na nung ginagamit ko na ito sa aking kilikili ay pumupusyaw ang kulay nito. Medyo pumuputi-puti na rin dahil na rin po sa castor oil. Kasi si castor oil is an anti-pigmentation agent that is incredibly efficient. Bagay na bagay talaga to reduce the hyperpigmentation lalo na sa aking kilikili. Please take note that this is not an antiperspirant. Papawisan ka pa rin, pero inu-neutralize niya yung amoy. Hindi siya nangangasim, hindi siya nag-aamoy sibuyas, nagsha-shawarma, hindi ganon. As in, yung parang natural lang na amoy pawis ng hindi masagwa, yung ganon. Pagdating po kasi sa cleansing, ginagawa ko po ito during my daytime skincare routine para sa aking kilikili and nighttime skincare routine sa aking kilikili. At ganon lang kasimple ang aking daytime kilikili routine, lalo na pag ako ay lalabas. Okay? So, yung step 1, cleanse, and then deodorant. Okay. Now, pagdating naman sa aking nighttime kilikili routine, dito medyo mas humahaba na yung mga products na naka-line up para ipahid ko sa aking kilikili. So, after cleansing, eto na nga po ang ginagawa ko, yung exfoliation, which I don't do on a daily. Although, si cleansing part, of course, I do that twice a day. Every day ko po yung ginagawa. Pero si exfoliation, mga 1 to 2 times every week ko lang po siya ginagawa. So, ako po nasubukan ko na yung mga scrubs na yan, yung gumagamit ng lemon, yung gumagamit ng asukal, honey, calamansi, soda. Nasubukan ko na po yung mga yun. Ang tawag po doon ay physical exfoliators. And ngayon, now that I look back on it, bakit ako nagpahid ng fruit acid directly from the fruit papunta sa aking balat na kung saan my skin was on fire! As in, sobrang anghakte. As in, parang nasusunog yung, lalo sa lemon, parang nasusunog ng bonggang-bongga yung balat ko. Dagdag mo pa doon yung friction at saka yung microcuts na nangyayari kapag nagpapahid ka or nagsuscrub ka ng asukal. So, ayun na nga po. Ang naging resulta noon, hindi pumuti yung kilikili ko, lalo siyang umitim. Nag-red muna siya, and then umitim siya. So, if you are thinking of doing that kind of routine, well, think twice. I'm letting you know na, wag na lang. Hindi man ako number one fan ng pagsascrub or yung paggamit ng physical exfoliators, number one fan naman ako pagdating sa mga chemical exfoliators. Ito yung pinakagustong-gusto kong chemical exfoliator. This is by So Natural, the Red Peel Tingle Serum. Ito po ay ginagamit ko sa aking face. At ito rin po ay ginagamit ko sa aking kilikili. Ngayon, anong pinagkaiba ng physical at saka chemical? Yung physical po kasi, ang tatanggalin niya lang libag or mga dead skin cells ay nasa top layer ng skin mo. At ang nangyayari kasi, minsan nasusugatan mo pa siya sa sobrang kasgas mo. Ang mga chemical exfoliants, mas deeper yung penetration nila at mas napapabilis nila ang tinatawag na skin cell turnover or yung pagbabalat ng ating balat para mas mabilis magbigay ng bagong layer ng skin. Nagigets nyo ba yung sabi ko, is this info overload? After exfoliating my kilikili, I go ahead and apply the next product, which is eto na yung mga may active ingredients. Dati ang ginagamit ko ay si Rick's Underarm Rescue na underarm cream. Right after kumaligo, ito kagad. Then again, naisip ko, kung ako ay gumagamit ng mga products na pwede sa face ko, pwede ko rin gamitin sa aking kilikili. Bakit hindi ko sundan yung routine na ginagawa ko sa face ko? So ako kasi, after ko mag-exfoliate, ako po ay nagto-toner. Okay? O yung toning na part, which is yung pangatlong step dito sa nighttime kilikili routine. So eto, sinet aside ko muna siya at nag-test ako ng toner na ginagamit sa face na effective sa akin sa aking kilikili. At yun na nga po, itong si Lux Organics Whitening Repair Essence Toner. Kaya ito pong pinili ko ay dahil sa niacinamide. Isa po yun sa mga paborito kong skincare ingredients kasi yun po ay nakakatulong sa hyperpigmentation. Nakakatulong din po yun para i-unclog ang pores. Kailangan ko po nun kasi alam nyo ba yung kilikili ko, tinutubuan din ng blackhead, whitehead, and pimple. Ang saya-saya, di ba? So nakakatulong yung ingredient na yun para kahit papaano ay ma-prevent yung mga bagay na ayoko mangyari, which is yung bumpy skin, clog na po. There's a time na talagang I can just pick yung blackhead from the head. Tanggalin ko lang ng kukunan. As in, ganun. Ganun yung kinikili ko. Grabe. So, simple lang ginagawa ko. Gumagamit ako ng reusable na cotton pad. Oh, di ba? Upgrade na tayo. Gumagamit tayo ng reusable.
reusable cotton pad. Anyway, so ayan, gagamit ako ng reusable cotton pad. At huwag kayong mag-alala, hindi siya sobrang nagsusoak ng product. Just enough para maipahid mo yung product sa iyong kilikili. Tapos gagamitin ko lang din the same cotton pad dito sa kabila. Ay, nakikita nyo po ba itong mga ito? Ayan, yan po ay tigyawat. Hindi po sila ingrown. As in, literal po na tigyawat sila. Kasi nung gumaling sila, wala naman lumabas na kahit anong hair sa kanila. Anyway, so after toning, ayan, ang susunod ko na pong gagawin ay eto na, pang-apat na step na tayo. Kasi sa face ko, gumagamit din ako ng serum. So naisip ko, maybe I should do the same thing dito sa aking kilikili. At ano ba ang ka-partner nitong Silox Organics na Whitening Repair Essence Toner? Ang ka-partner po nito, ladies and gentlemen, ay eto si Miracle Repair Serum. Kasi eto po ay meron ding niacinamide. So naisip ko, since si niacinamide ang gusto kong active ingredient na ilagay sa aking kilikili, at kadalasan yun yung nakikita ko na ingredient dun sa mga pampaputi na mga underarms na mga cream. Sige nga, pag-combining ko tong dalawa, since I do have this in my collection, so why not? So ayan, ang ginagawa ko po ay very generous ako mag-apply nito, lalo sa gabi. Ayan, mga yung isang vial na ganito, tuk tuk tuk, yan po ay ilalagay ko na sa aking kilikili. Tapos kuha pa tayo, at ito naman ay para sa kabila. Okay, so ayan, lagyan natin to. And ever since I started doing this routine, napansin ko, nag-improve yung texture ng aking kilikili. Kasi ako po ay merong tinatawag, napakaswerte ko nila lang, ako po ay merong tinatawag na chicken skin. So, ayun, dahil nga po si niacinamide, nakakatulong siya to unclog pores. Ayan, medyo nalilessen din yung appearance ng mga chicken skin. Kasi, syempre, para tayo masyadong clog na pores. So, that's that. Cha-chan! Okay, so, hinihintay ko lang to na medyo maging damp or medyo malapit-lapit ng matuyo, pero hindi siya entirely matuyo. And then, I seal everything with the next step, which is yung moisturizer. Ito po si Lux Organic Soothing Gel, the Aloe Vera and Snail Variant. Alam nyo naman na ako po ay mahilig po sa mga kahit anong may snail secretion filtrate kasi sobrang nourishing nun sa skin. And I also love the meron to si Telly Asiatica kasi nga po ako po ay acne prone everywhere. So, si Centella Asiatica talagang yan po ay nakakatulong to speed up the healing process and to prevent future breakouts. At saka meron siyang hyaluronic acid, which is very, very moisturizing. So, I just take a pea-sized amount kasi sayang naman. Kapag ako ay hindi na kaganito, may sleeves yung suot ko, mapupunta lang doon. So, pea-sized amount and then massage it. Okay. Okay, so maglalagay tayo pea-sized amount. Ganyan lang. And then, apply it sa kilikili. Okay. Because it's very lightweight, medyo nakaganyan ako para matuyo. Ayan. So, because this is very lightweight, mabilis po siyang matuyo at magaang siya sa balat. Hindi yung parang nakaka-suffocate ng kilikili. And when I wake up in the morning, my skin feels very hydrated and refreshed and very plump, just like the skin on my face. So, please take note, eto pong mga products na to ay hindi ko pa po nagagamit sa aking face. Una ko silang ginamit sa aking kilikili. I'm just talking about the category, which is toning, serum, and moisturizer or sleeping mask. And that, my friends, is my current kilikili routine. O, diba? Basta tamaan lang siya ng sapat na liwanag. Mukha siyang, as in, wala siyang pinagdaan. Parang ganun. So, ayun lamang po. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa video natin for today. Kung kayo po ay may mga request pa po, please comment po yon doon po sa baba. Or kung may tanong po kayo at kung saan mabibili ang mga products na na-mention ko, ilalagay ko po yun sa description box. So, yun lamang po. And I'll see you again on the next video. Bye, everyone!